lang sa stock at magbigay sila ng kanilang kumpiyansa sa negotiating panel kasama ng sekretaryo, mas si political consultant na sasagawa yung peace talk, mag-benefit ng grupo. Sa akin, mas important ang dapat ng mga tungkusan na natin at masunod. Oppose the rising tyranny of the Duterte government. Sa ating pong pagtitipon ngayon, may tatlong pagawanan. Ipatupad ang CARHRIHL, itaguyod ang kaser, isulong ang usapang pangkapayapaan. Maraming pong salamat. We are glad that the hierarchy and NDFP peace negotiations are once more going to be resumed in the face of the worsening crisis of the Philippine ruling system and the world capitalist system. The broad masses of the people and even the legal opposition parties are for the resumption of the peace negotiations. There can be national unity and reconciliation, peace and development beyond partisan terms and loyalty. The broadest kind of united front is desirable and possible with the unity of the entire people and all parties to uphold, defend, and promote national and democratic rights against U.S. imperialism and its die-hard puppets in the Philippines. Ang tapang at determinasyon ng sampalang Pilipino para makamit ang tagumpay, makamit ang just and lasting peace, makamit ang tagumpay ng Revolusyong Pilipino ay tiyak na umaabante at marami pang victories ang makakamit. Kaya marami pa tayong gagawin para isuro ang ating mga pakikipagang revolusyonaryo hanggang sa tagumpay ng Revolusyon, hanggang sa just and lasting peace, hanggang sa tagumpay ng sambayanang Pilipino. Mabuhay ang sambayanang Pilipino! Mabuhay ang National Democratic Front of the Philippines!